So ito na guys, isang panibagong ano tayo ha? Tutorial tayo on how to increase your YouTube views, okay? Organic views ang pinag-uusapan natin guys, ay isang mabilis lang na tutorial to. So magtataka kayo bakit minsan pag nag-upload ka ng videos, 5 days na, matagal na, tapos inaabotan ng months, nag-steady lang yung views ninyo, kumbaga steady lang, minsan 15 views, 18 views, 20 views, or not more than less na ano, hindi maabot ng 1,000. So, dati, ito pakita ko sa inyo yung YouTube studio ko, dati, ang views ko, ang average views ko per day dati ay maabot lang ng 300 to 400. Pero ngayon, dumoble siya. So, tatanungin nyo, Kapitan Minero, ano ba ang ginawa mong trick na naman? Okay? Ano na naman ang ginawa mong kababalaghan? Kababalaghan talaga, hindi. Hindi siya kababalaghan, guys. Ito ha. Hindi siya kababalaghan. Isa tong legit na tricks na nalaman ko kay BitIQ Channel, kay Sir Nicknamin. Okay, shoutout to you, Sir Nicknamin. Ayan. Ayan siya. Mayroon kasi yung pambasa ng ano, may pambasa ako ng views sa YouTube body. Everyday ako nag-check. So, nakakita talaga ako ng increase. Pag nag-delaw yan, guys, big sabihin, nadagdagan yan. So, hanggang dito lang siya, hanggang sa may pinaka-latest lang yan. So, nakita niyo, may 2 videos siya, big sabihin, dalawang part ng video ko ay nagkaroon ng mataas na views. So, yan na yung huli ko, ha? Mano siya. So, paano ba talaga gagawin? Mostly, nakakakuha tayo ng views by means of having a good thumbnail. Yan, mga thumbnail. Paano ba ang thumbnail? Ayan. Yan ang thumbnail. Yan yung nakabandera. Yan yung mapapaklik sila. So, make a good sense of good thumbnail, description. So pagdating sa description, so you need have to have a hashtag according do sa title mo mismo, okay? Synchronize to your title, pati description mo nakasynchronize sa title mo, and pati yung taggings na ilalagay mo, yung tag sa ilalim ay nakasynchronize din sa description, title, pare-pares yan. So, paano mo malalaman ganun? Mataas ang makikukuha mong views. Dito sa BitIQ, meron silang tinuturong ganyan. So, pwede kang BitIQ app ng cellphone or BitIQ sa PC. So, you have to search kung anong title na gusto mo. Search mo siya. Kung low, high, or yung ano yan. Ganyan yan. So, you have to optimize it. After mo i-upload, kailan naka-unlisted mo na para ino-optimize mo. Katulad yan. Yung latest ano ko, publish ko ng TS Airbomb. So, remember guys, once na nag-upload ka kay YouTube, hindi siya automatic kasi kailangan ng metadata niyan. YouTube, babasahin pa metadata mo. So, just give YouTube 4 to 48 hours para ma-check yung latest video mo para maibigay ka niya sa mga magagandang viewers. Okay, ayan yan guys, katulad yan. I-optimize ko, pinutin mo yan, tapos checklist. Ang dami yung checklist guys, ayan o, tags. Pag nag-green lahat yan, ibig sabihin tama na yung pinagagawa mo. Kaya tulad yan, title. Diba? Title yan. Para tayo. Description ko, ayan din, tungkol sa TS Album. Ayan o. Kita nyo, ayan o. TS Album. Kung ano TS Album, what is TS Album. Yan yan o. At tulad yan o. Title ka, how far is the TS Album? Here's the description below. O. So, ibig sabihin, meron na siya kaagad. Yung title mismo, ano doon na mismo. Tapos pagdating sa hashtag, tignan nyo hashtag ko, TSR bomb, Russian bomb, BGS, diba? Makikita nyo guys, diba? Tapos, pagdating sa, tapos save, tapos punta sa tags, yan, tags. Pagdating sa tags, ganun din, ayun, tignan nyo yung tags nyo. So, once na may nag-type ng ganyan sa YouTube search engine o yung search optimization engine ni YouTube, at ganyan ang tags mo, may re-recommend the YouTube video mo. Yun, yun ang yun yun, ayan o no? Yan ang yan, lalagay mo yung tags and save. So, tapos pagdating sa title tags, oh, okay na rin ako, ayan o, no? Title tsaka ano, meron din siya para at least nasa kalahati ka. Okay, so makakakita ka ng significant grow ng iyong views agad-agad.
So pansamantala, yan muna kasi pa-upload pa lang yan, wala pang maabot, hindi pa siya umaabot ng 24 hours. So yung iba dito, so ano pa yung isang trick, Kapitan Minero? Yun ang unang trick, vid IQ, tube body. So kailangan kayo magkaroon niya para for search optimization ng channel ninyo. So next, ano ang gagawin ninyo? So is next, ang susundin nyo ay pagkakaroon ng proper, ito ha, proper, edit natin yung video, edit lang natin. Ito yung sinasabi sa inyo, proper category. Kategorya ha. O yan, kategorya. So, kategory ko ay people and vlogs. So, kasi vlogging siya and people. Hindi siya kalasin. So, ang dami yan. Oh. Kung anong klase yung video mo, isiguraduhin mo na isa dito ay tatamaan yung video mo. So, doon mo ilalagay yung kategory mo. Once na nag-upload ka, automatic ilalagay mo yung kategory. Ayan, katulad nito. Auto, comedy, education, entertainment, film and education, gaming, how to install. Means, yung ibang tutorial videos ko, how to install yan kasi may how to siya. So basta pag ang video ka merong how to, dito ko siya nilalagay, how to install. Minsan dito, people and vlogs, kasama niya yung travel vlogs, food vlogs. Basta how about vloggings, unboxing, dito nyo rin lalagay yan. Pag music, dapat yan, how to install, para, tsaka yung travel and events, yan yan, travel vlog. Para, ang mangyayari yan guys, doon kayo i-recommend sa mga tao nanonood ng ganun. So, it will, hindi naman siya instant kasi once na ginawa mo siya, kinayos mo, nirepair mo yung channel mo, pinalitan mo lahat ang kanyang description. So, just give YouTube at least 24 hours to refresh your channel para ma-categorize niya ulit. I-re-categorize niya yung channel mo. Okay? Ibibigay kanya sa mga tamang tao or tamang audience, okay? So, bakit kailangan natin ayusin ang category natin? Para magkaroon tayo ng views and para matarget mo yung mga tamang audience mo. Okay? Tamang audience, gamers. Kung gamer ka, ilagay mo sa mga vlogging, people ng vlog. Kung ikaw ay nag-tutorial, how to, or kung educational, educational. Pag music, doon mo ilalagay. Ganun lang yan, guys. Simpleng trick, simpleng paraan, legit and organic. Okay, if you like this video guys, like and subscribe muli, Kapitan Minero. Paalam sa inyo mga kapatid.